Hi guys, for this video, pag-uusapan po natin kung ano nga ba ang kailangan nyong hanapin o tignan kung bibili kayo ng second-hand na sasakyan. Samahan niyo po ako. Alam niyo po ba na mayroong study dati na ang mga Pilipino, ang dream nila bago ang bahay ay sasakyan. Matagal ko na po nadinig yan. Pero alam niyo kung isipin niyo, parang tama nga naman kasi mas madaling ma-achieve ang dream na sasakyan, sarili mong sasakyan. So, kung kayo po ay may balak na bumili ng second-hand na kotse, baka makatulong po to sa inyo. Nag-post po kasi ako dati noon tungkol sa paano mag-register ng kotse sa LTO at marami po akong nakitang mga comments, nagtatanong paano nga ba, ano nga ba ang mga procedure pagbibili ng sasakyan. So ito po ang mga kailangan nyong tignan. Number one, syempre pipili kayo ng sasakyan na gusto nyo. Whether it's for ginagamit nyo lang pang araw-araw or gagamitin nyo sa pang negosyo, pipili muna kayo. Syempre may mga AUV, may mga pickup, may mga close van at kung ano-ano pa. Pag nakapili na ho kayo, siguro isa factor din nata na kailangan natin tignan ay ang ending ng plaka. Kasi po minsan, may mga araw tayong malalakas, may araw na mahina. Siyempre, gusto natin yung hindi natin magagamit yung sasakyan sa mahinang araw. Kalimitan po, pag ginagamit nyo po sa, halimbawa ako ho, karamihan ng mga lakad ko, weekend dahil yung mga shows, sa weekend nangyayari. So, dapat iwasan ko yung Friday na ending, ika nga, yung 9 at saka 0. So, kung kayo naman po ay medyo busy ng mga Monday, dapat iwasan nyo yung 1 and 2. Ito po yung mga listahan ng mga ending sa plates at yung mga corresponding days na bawal po sila. Okay po, I'm sure na nakapili na kayo. Siyempre, titingin kayo ng kulay, tsaka kung ano-ano. Pero ano ba talaga mahalagang makita pag bibili kayo ng second-hand na kotse? Dapat po makita nyo po yung mga papeles nito. Ano-ano ba mga papeles na kailangan nyo makita pag bumibili kayo ng sasakyan? Okay po, nabanggit ko sa inyo yung mga papeles na dapat na makita nyo para masigurado kayo na okay ang sasakyan na mabibili ninyo or bibilin ninyo. Of course, ang mga regular na papeles na naandoon at pwede nyo makita ay, of course, yung tinatawag na CR or Certificate of Registration. Ito po yun, yung kulay dilaw. And yung OR o yung Official Receipt. Ito po yun, yung kulay blue. Okay. Yung Certificate of Registration, usually, doon po nakalagay ang history ng kotse kung saan siya unang nabili, unang nairehistro, tapos kung sino yung may-ari sa kasalukuyan. Makikita nyo rin po kung saan naka-file yung mga papeles nito, kung saan office na ng LTO naka-register yung kotse na inyong bibilin. Tapos yung sa CR naman, sa OR, sorry, yung official receipt, doon po naman makikita kung up-to-date ang rehistro ng sasakyan. Makikita nyo naman po yan sa date, of course, na nakalagay sa OR. So, yan po yung mga importanteng papeles na titingnan nyo muna. Number one, dun sa CR muna po tayo. Sa CR, very important po na titingnan nyo yung portion na may nakalagay na encumbered to. Lalo na po kung ang nagmamay-ari po nito ay dating kumpanya or tao, siguraduhin po lamang na walang nakalagay na encumbrance. Ito po yun, no? Lalapit ko, ah. Ayan. Ito. Yan. Encumbered to. Dapat bakante po yan. Bakit kamo? Kasi po, pag may nakasulat dyan sa encumbered to, ibig sabihin ho, may utang pa ho yung sasakyan at hindi pa ho nababayaran. Or, nabayaran na pero hindi pa na i-release yung mga papeles ng pagkakautang or sa pagkabayad ng utang nito. So yun, make sure na wala pong nakasulat sa encumbered to. Siguraduhin po, may pirma din po yung registrant's signature nung may-ari na kung kanino nyo binibili yung sasakyan. Also, makikita nyo po dito yung file number, engine number, tsaka yung chassis number. Dapat pareho ang mga numbers ng engine at tsaka chassis. Of course, ang chassis yung katawan nung sasakyan o yung engine. Minsan po kasi di natin maiwasan siguro na sisiraan ng makina, nagpapalit ng makina.
pero dapat napalitan din yung engine number sa Certificate of Registration. So yan po yung unang dalawang papeles na mahalaga pag bumibili ng sasakyan. Tuloy naman po tayo dun sa mga pag-actual na bilihan na po. Notarin niyo po ito. Again, 4 copies dahil sinasubmit to sa pagparehistro ng sasakyan. Pag okay na po yan, syempre, kailangan i-turn over sa inyo ni seller yung original na papeles. Again, yung OR at saka yung CR. Yung CR, obviously, hindi ho yan yung petsa niya, kung ano yung petsa ng paglabas ng sasakyan. Or kung nailipat siya sa ibang tao, of course, magkakaroon ng konting changes doon sa CR. Pero yung mga details niya, dapat parehong-pareho lang doon sa sasakyan na bibili nyo. Yung OR, dapat up to date, kasi kung hindi, baka magbayad kayo ng multa for that year. Or kung ilang taon man ang hindi na i-rehistro nung dating owner, halimbawa 2020 ngayon, yung OR nakalagay to 2018. Magmumulta kayo ng 2 years, so make sure na up to date siya. Or kung meron mang ganung multa, pag-usapan nyo po ng seller na i-offset na lang yung mga multa. Di ho ba? Yun! Tapos, of course, meron ding nakalakip na TPL insurance. Pag, halimbawa, hindi papaso yung insurance dahil, kunyari, yung kanyang rehistro, mapapaso ng, ano na ba ngayon, July ngayon, by October pa. So, ongoing pa yung kanyang, active pa yung kanyang insurance, tsaka yung rehistro niya. Kailangan bigyan niya ho kayo ng endorsement para po magamit niyo yung TPL insurance. Lagi pong kailangan ng TPL insurance pag nagre-rehistro ng kotse. So kung ang rehistro niyo nung nabili niyo sasakyan ay in the future pa, kayo na ho ang sasagot nun kasi registered pa rin siya hanggang ngayon sa pagkakabili ninyo. So yun po yung mga importanteng papeles, OR, CR na original. Dapat yung CR hindi ho encumbered. Dapat po yung pangalan ng may-ari doon sa CR tsaka sa OR ay nagmamatch doon sa pangalan nung deed of sale. Kasi ho, magkakaproblema kayo dahil wala namang karapatan yung ibang tao ibenta yung sasakyan na nakapangalan sa iba rin. So make sure na pare-pareho po yan. Of course, ipapacheck nyo yung mga motor number, chassis number. Pwede naman po pa-stencil yan eh. Kaya para makita nyo yung actual numbers. Side note po, kung ang bibili nyo sasakyan ay pagmamay-ari ng isang kumpanya, ang kailangan pong papeles dyan, may dagdag pa ho na board resolution stating na binibigyan ng authority ang secretary or ang corporate secretary ng kumpanya at saka yung presidente na ibenta yung sasakyan. Kasi sila po usually ang mga nakapirma dyan. So pag may board resolution na at may secretary certificate na, kailangan nyo hong makuha din yan. Kasi yung board resolution, kasi yung board resolution, nakalagay po doon na binibigyan namin ng authority, si presidente, at saka si secretary, corporate secretary ng authority, ibenta yung sasakyan sa ganitong presyo, bla bla bla. Tapos, meron namang secretary certificate stating na si presidente at saka si secretary certificate ang authorized signatories o kung sino man ang talagang authorized signatories para mabenta yung sasakyan. Importante po yan, para kung ililipat nyo sa pangalan nyo yung sasakyan, magagawa nyo po. Kasi kung hindi po kayo makakapaglipat ng mga pangalan sa sarili nyong papeles. Again, make sure na pag sa kumpanya ang sasakyan, make sure you have these papers dahil po hindi po pag may-ari ng isang individual lang yan. Unless kanya nakapangalan sa ORCR. Pero kung nakapangalan sa company name, halimbawa si ABC Company yung nakalagay sa OR at saka sa CR, hindi po tao lang ang makakapagbenta niya. Kailangan meron siyang authority to sell. Yun po yung ginagawa ng secretary certificate at saka po ng board resolution. Yun! So mga kaibigan, kung may natutunan kayo ng konti sa aking vlog, sana makatulong yon sa inyo. And kung meron kayong mga tanong na gusto pang malaman, just write down sa description sa ilalim at susubukan kong sagutin lahat ng mga tanong nyo. Or kung hindi, gagawa ko ng bagong video. Kung nagustuhan niyo po yung video today, of course, sana po mag-subscribe kayo sa channel ko.
dahil sari-sari na rin po yung mga videos na nilalabas ko. Pero ito, feeling ko medyo makakatulong to sa inyo dahil lahat naman po tayo tumatarget na magkaroon ng sariling sasakyan. At saka syempre, pag may binili kang sasakyan, gusto mo yung wala kang problemang makukuha. Diba? Maganda na yung sasakyan, maayos. Pero minsan, pipigil lang ka sa kalye dahil may problema pala yung plate number or mga papeles. Huwag naman sana. So sana ito ay makatulong para maiwasan yung mga ganong sitwasyon. So marami pong salamat. And again, this is Chong Cuenco. And safe driving. Ingat po kayo. And hopefully, you enjoy your new vehicle. At magkita-kita tayo po. Salamat po.